Hello guys, ito na naman po ako. Ngayon po ay share ko sa inyo ang pagluluto ng bibingka sa kawali. Dahil hindi naman po lahat tayo ay may oven, so ipapakita ko po sa inyo ang simpleng paraan ng pagluluto ng bibingka sa kawali. Napakasimple lang nito guys, napakadali lang po. Yes po, bibingka, tamang-tama po, malapit ang Pasko, patok na negosyo po ito. Saging sa korte ng ating kawali. Gupitin lang natin po yung gilid, yung sobra-sobra niya po sa gilid. Ganun lang po hanggang sa makuha niya na po yung shape ng ating kawali. At itatabi po natin siya at gagawa po muna tayo ng ating butter. Ito na po ang ating sangkap. 2 cup po siya ng overplus flour. Kulo lang saan. 2.5 cup po siya ng rice flour. Meron po tayong dalawang itlog. Ang butter. Pwede rin pong margarine. Mas nakakatipid po tayo doon. Meron din po tayong 2 cups ng white sugar. Paggamit din po tayo dito ng baking powder. Pwede po siyang hanggang 5 tablespoon. Itlog na po na. Ang nagamit ko po dito ay 2 lang. Meron din po ko isang can dito ng evaporated milk at 3/4 cup po siya ng water. Yan po, unahin ko pong batiin ang itlog. At isusunod ko na rin po dito ang tunawin ang sugar. Sinasabay ko na po ang sugar dito sa itlog para po mas matunaw na siya. Sasabay ko na rin po dito ang butter. Tinunaw ko na po ito kanina sa kanan. Ayan po, imimix ko na po siya dito mabuti. Ito po yung combination ng egg, ng butter, at po ng ating white sugar. Mix lang po natin mabuti para po matunaw ng mabuti yung ating white sugar. Isusunod na po natin dito ang evaporated milk. Ayan po, dahan-dahan ko lang po siyang nilalagay. Tinatakal-takal ko lang din po muna siya. At after po nito, lalagyan ko na rin po siya ng 3/4 cup ng water. Pwede rin naman pong walang water. Pwede naman pong pure lang po na gatas. Pwede po kayong gumamit dito guys ng pressed milk. Nagtitipid po ako kaya medyo hinaluan ko siya ng konting tubig. And then, ito po, haluin din po natin siyang mabuti para mag-combine po yung gatas sa ating butter, sa sugar po at sa ating egg. At ngayon naman po, ito naman po ang ating gagawin, ang ating dry ingredients. Sasalain po muna natin ang ating all-purpose flour, ang ating rice flour, at ang ating baking soda. Ay! Baking powder pala. Sorry naman guys. Ayan po, sinasala po natin siyang mabuti para hindi na po sumama yung mga buo-buo at madali po natin siyang mamimix mamaya.
Ayan po na. Welcome by na po natin sa ang ating dry ingredients. At ngayon naman po ay ihahalo na natin dito ang ating wet ingredients. Ayan po, dahan-dahan lang po ang paglalagay. Hahaloin po natin siyang mabuti hanggang mawala na po yung buo-buo niya po. Continuous lang po ang paghahalo hanggang sa makita nating natunaw na po yung ating mga dry ingredients. Then, saka lang po tayo titigil sa ating paghahalo. Ayan po, kung nakikita nyo, pinong-pino na po tingnan ang ating butter. Mga ganitong itsura po siya. Ayan po, pwede na po ito. Hindi na po siya buo-buo. Ayan guys, smooth na siya. At kukulturan din natin siya rito ng cheese para mas lalong masarap ang lasa ng ating bibingka sa loob. Ayan guys, kukulin lang natin mabuti at saka po natin siya ulit ikahalo-haluin. Ayan, ready na po ito. Pwede na po natin itong isa lang. Pwede na po natin ilipat ito sa ating kawali. Ang apoy po nito ay pinakamahinang-mahinang apoy lang po. Iba-iba po tayo ng kalan. Pero hanggat maari po, doon po tayo sa pinakamahina lang po. Para po hindi siya masunog. Kasi po yung dahon ng saging, eh, mabilis lang po itong masusunog. Tutuin po natin ito ng 30 minutes. Takpan lang po natin siya ng 30 minutes. Ayan po guys, after 30 minutes, ito na po siya. Pwede na po natin ilagay ang ating cheese. Pwede na po natin siyang iayos dito. Ayan po guys, ayusin lang po natin ang paglalagay. At kasunod po nitong cheese, ilalagay na rin po natin dito ang itlog na pula. Takpan po natin muna ito ng mga 2 minutes lang po hanggang 3 minutes para maluto ng konti yung itlog na pula at cheese na mag-combine po yung lasa niya sa ating bibingka. Ayan, luto na po ang ating bibingka. Tingnan nyo naman po guys, napakasarap niya. Ayan, luto na po yan guys pagka wala na po siyang sumama kung ano-anong dikit-dikit sa ating toothpick. Ibig sabihin po ninyo na iluto na. Ayan po, medyo pinasapasadahan ko po siya ng butter para medyo may creamy-creamy rin po ang ating top ng ating bibingka. Guys, ready na po siya. Titikman na po natin. Ito na po yung ating homemade bibingka sa kawali. O diba guys, pwede naman po ang walang oven, makakagawa tayo ng bibingka kahit wala po tayong oven. Ito ang resulta guys, napakasarap po nito, napakadali lang gawin. Kahit busy ka pa guys, magagawa mo po ito. At patok po na negosyo ito ngayong Christmas. Ayan guys, hindi mo na kailangan hanapin sa Pilipinas ang bibingka kahit nasa abroad tayo. Makakakain na po tayo ng ating paboritong bibingka.
guys, excited na ako po siyang tikman. Actually guys, first time ko lang po talagang gumawa ng bibingka sa kawali. Sinubukan ko lang po talaga para mapakita naman po sa ating mga mamis na mahilig magtigosyo, na namumblema dahil wala po silang oven, na ito naman po pala ay pwede naman din po sa kawali. O diba, napakadali lang niya pong gawin. Ito na po, titikman na po natin siya. Eto na po, tikman na natin ang aking favorite portion. Grabe guys, napakasarap po niya, napakalinamnam. Tamang-tama lang po yung kanyang tamis. Ayan guys, naku, subukan nyo na po itong gawin. Gawin nyo na rin po itong pangnegosyo. Patok na patok guys. Wala po siyang pagkakaiba sa niluto sa oven. Parehong-pareho lang po siya. Napakasarap po niya guys. So ayan na nga po, ito na nga po itong ating homemade bibingka sa kawali. Thank you po sa panunood guys, sana po amin natutunan kayo. At sana po ay nakatulong itong aking simple na recipe. Patok na negosyo po ito ngayong Pasko. Promise guys, subukan nyo na po. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye!